pressure on the spot marker, assessment 456. At nandito ang video sa area ni Katiich. Panoorin muna natin para makita natin ang mga plastada ng mga signs sa area niya bago pa man tayo magbigay ng assessment reading mamaya. Pero ibalik muna natin saglit kung saan siya nag-umpisa ang pagkakalam ko nito, mga Katiich. Nabigyan ko sila ng target area, sa madaling salita, ang sign na ito. Nabasa ko na ito. Mga 3 buwan or 5 buwan na yata ang nakalipas. Binigyan ko sila ng target area sa unahan, kaya yun ang sinunda nila. Pero sa follow up video ngayon, kulang nalaman na naghukay na pala sila ni Sir sa area na yan. Ganun pa man, panoorin muna natin ang plastada sa lugar. Dahil hindi ko rin napanood to noong una kung saan binigyan ko sila ng target area. Kung mapapansin natin, parang nakapattern ng mga bato at may butas na nakatingin sa unahan. Pagdating naman sa bandang giliran, ito yung hukay nila, mga Katiich. Nasa 12 feet under na yan. Parang pagong. Ito yung uluhan at ang bandang likuran niya. Nakatapat doon sa mismong hukay nila. Sinuportahan pa ng 2 bato na magkatabi, ibig sabihin daanan yan. Ayan, 2 batong yan. Medyo mahaba-haba kasi itong video ni Sir. Kaya sa kalkulasyon ko, tama ang hukay nilang ito. May mga sign pa silang nakuha sa ilalim. Babasahin natin mamaya. I-pass forward muna natin kasi na-review ko na ito, mga Katiich. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Ang batong ito, ang butas niya, nakaharap mismo sa digging spot nila. Para siyang may butas din pala sa likod. Ang likuran na ito, nakatingin ito doon sa, kung hindi ako magkamali, doon sa may X na bato kung saan siya nag-umpisa sa pag-video. At ang butas na sa harapan niya, doon nakatingin sa mismong hukay nila. Malapit lang, hindi magkalayo ito ng may butas din sa gilid, no? So madi-total, hindi lang pala nag-iisang target ito sa area mo, Sir. Medyo malaki din, matibay, hindi naalog pag tinadyakan. Ayun ang butas nila. Nandito yung pagong. Tama talaga itong hukay nila. Kaya i-pass forward natin para makita natin ang mga sign. Ito, video ito eh. Dito tayo magbase sa picture. Kasi may kakaibang sign silang nakuha kung saan nag-agaw pansin sa akin. At ang sign na ito, dito muna tayo mag-umpisa, mga Katiich. Kung saan dito nag-umpisa si Sir sa pagkuha ng video. Ayan, kung napansin niyo ito sa naunang video, klaro talaga ang X fixed point treasure ito or fixed point marker na may treasure ang area na yan. May pabak sa ibabaw. Tinuruan ko sila ng target sa unahan at doon sila naghukay. Dito tayo sa mismong hukay nila kung saan ang pagkasabi ni Sir sa akin, nasa 12 feet under na ito. 12 feet under, mapapansin natin na parang sunog ang gilid. Ayun, no? Sunog. At sa bandang dingding, sa sahig, ibang klaseng lupa ito eh. Parang kalawang-kalawang base sa kulay at nagpi-flex layer ang ilalim. Halatadong flex layer ito eh. Pag ganitong klaseng mga layer, mga Katiich, bantayanan ninyo yan. Pag mga fixed layer, indicator sign niya na sintro kayo or positive ang hukay ninyo or i-down lang ninyo. Yan ang assessment ko sa ganitong klaseng layer. Nagbubuhangin na pala oh. Nawawala na or mawawala na itong fixed layer sa ilalim. Painsan, pag ganitong klaseng mga layer pa naman, lalo na't nakasintro kayo, nagbibigay ito ng mga sign sa ilalim pero iisa na lang. Halimbawa, parang hugis heart, tag-iisang sign na lang dahil nagpapasunod pa yan sa mismong target area. Ayan, may isang bato na sa gilid. Ang ibig sabihin nito, Sir, signal sign ng deposit
deposit sign ito, parang deformed na pagka-heart. At naka-point out siya sa baba dahil sa pagka-engrave. Ay, may cave pala ito, sir, sa ilalim or chamber, may butas. Pag ganitong klase ang pagka-engrave, oh, ganyan. Tinuturo niya ang direksyon na yan sa baba. At dito tayo sa kabila. Sa ibabaw yata ito. Kung hindi ako magkamali, dito kayo naghukay sa ilalim, sir, sa or tapat ng batong ito na parang pagong. Or sa gilid. Indicator sign ito, sir, na nakasentro. Panintruhan ito, mga katits. Parang combination meaning ng Buddha. Buddha sign. Ayan. Na nakadapa. Kung hindi ako magkamali, sir, kung dito kayo naghukay, sentro yan sa mismong hukay ninyo. At dito tayo sa kabila. Ito ang pinakaagaw pansin sa akin. Hindi ko lang alam kung ilang feet ito nakuha nila ni sir. Pero kung ipasok natin sa treasure code natin, ang ibig sabihin nito, sir, on the spot marker sign. Dahil nakita na ito sa ilalim, hindi sa ibabaw. Kasi kung sa ilalim, sa ibabaw ito na malaking bato na ganitong hugis, ang ibig sabihin nasa bukal ng tubig ang target mo. Kung nasa ibabaw, mga surface sign. Pero ito ay nasa ilalim, nakita ninyo or natagpuan mo. Nangahulugan ito or ibig sabihin nito ay on the spot sign. Nasa target na kayo or malapit na kayo sa target. Kung ibase natin dito sa sign na ito. Pero ganun pa man, mag-standard talaga yan. Nang 3 feet, bantayanan, under, simula dito sa batong ito. 4.5 feet under, yan yung deepness niya. 7 feet under, 9 feet under, hanggang 12 feet under, simula sa batong ito. Dahil mapapansin natin, makapal, hindi manipis. Kung manipis sana ang paggagawa dito sa gilid niya, medyo mababaw-mababaw or mababaw ang target na nakalagay sa ilalim simula dito sa batong ito. Subalit mapapansin natin na makapal ang gilid. Sa madaling salita, maghahabol pa talaga kayo papunta sa ilalim. Pero kung saan nakatingin ang butas na ito, kahit nakatingin ito sa taas or nakatingin sa ilalim, panintruhan ito. Pero kung nakatagilid dito, naka-slant, sundan ninyo ang butas na yan. Nandoon ang exact location ng target area. Napakagandang sign ito, mga katits. At dito tayo. Parang iba ito ay malaki. Ito ay maliit. Maliit siya, oh, hanggang palad lang. Ito naman ay lagpas palad. Mapapansin natin, deform na pagka-box. Pero may butas sa gilid. Indicator sign ito, sir, na may Buddha deposit ang ilalim dyan sa hukay mo. Kaya bantayanan ang mga power sign. Kung saan siya nagtuturo, yun ang sundan. Pero down pa rin. Ito naman, deposit sign din ito. Ganitong heart na ang hinahanap ko, mga katits. Nako, kung suswertihin sila ni sir, maaabot nila yan. Deposit talaga ang nag-aabang sa ilalim. Deposit sign yan, sir. At dito naman tayo. Pag dito naman, pa-heart siya. Deposit pa rin ito, eh. Magkasama sila, back to back. Kabilaan. Isang hugis lang. Ayan. At dito naman tayo sa kabila. Ito na yung kanina. Ito naman ay parang papa-under pa talaga kasi may uka dyan sa ilalim. Ay, sa ibabaw. Na parang straight tunnel at ang meaning nito. Pero mga short tunnel ito. Hindi ito pang malaliman na aabot ng 36 feet, hindi, base dito sa mga sign na ito. At napansin ko lang sa mga batong ginamit nila, parang style wax stone. Ayan, oh, mga wax stone ito, mga katits, parang piling-pili. At dito naman tayo sa kabilang sign. Takip ang ibig sabihin nito, sir. Pag ganitong klaseng mga sign, may nakaabang na takip sa ilalim. At ituloy natin.
Ito naman, hindi masyado klaro. Pero mahal ay tubig ang ibig sabihin nito. Yung kung papansinin natin yung pagka-engrave na yan, no? Yung mga engraving na yan na parang binawasan ng, alam niyo yung pait sa Bisaya, parang tigib na pangbawa sa kahoy. Parang binawasan ng tigib, oh, para maging ganyan yung forma niya. Tubig ang ibig sabihin yan, sir. Nagtuturo sa ilalim, may tubig. Base dito sa parang style trompo. Sa ilalim niyan, boundary sign ito. Nagsasabi na pag down ninyo konti, mayroon ng tubig dyan sa ilalim. At dito naman tayo sa kabila. Another parang Buddha sign na naman. Mata. At nandito yung pinakailong niya. Ay, ito pala yung pinakailong niya. Mali ako. Ayan. Ito yung pinakailong niya. At ito naman yung pinakamata niya. Nandito ang bibig sa baba. Style Buddha sign pa rin ito. Mukha ng tao. Nagsusuporta ito or supporting sign. Sa deposito sa ilalim. Travel sign, trail treasure, travel indeed, or travel neck sign. Base dito sa hugis niya. Nagpapasunod. Kung saan nakaturo yung arohid na yan. Mga sign din ang tinuturo niyan, mga katits. Mga supporting sign sa ilalim. At ito naman, ganun pa rin. May mga arohid. Trail treasure, travel indeed, trail neck sign. Base dito sa arohid niya. Nagpapasunod yan. Ito ang maganda sa lahat. Heart pointing treasure location ang ibig sabihin nito, sir. Base dito sa dulo niya. Klaro talaga siya na deform na pagka-heart, oh. At may letter D. Under lang talaga yan, sir. Wala akong magawa. Pero bantayanan din kung saan nakaturo ang mga dulo niyan. Pwedeng mag-under, pa-island, or street tunnel. Pwede. Bantayanan ang mga ibang sign na nagsusuporta sa ilalim. At ito naman, ganun pa rin ang resulta nito. Buddha sign pa rin ito, mga katits. Nasa ilalim ng chamber or maliit na cave. Nasa matigas na bagay. Tulad ng ginawang pinatigas na simento, adobe, or tinabunan ng malaking bato. Base dito sa replika niya. Ayan ang assessment ko dyan. At dito naman tayo sa kabila. Puting bato. Panintruhan. Pabilog, deform na pabilog. May guhit sa gitna. Sintro pa rin. Ang batong ito, sintro ito sa target sa ilalim or daanan sa ilalim. Kaya bantayanan ang ibang sign pag nag-down kayo. Puting bato, mga sign niya ng panintruhan. Mag-ingat din sa mga trap sa ilalim. Ayan siya. At dito tayo. Nako, bato ang tinutukoy nito pag ganitong pormahan, no? May malaking bato pala nakabang sa ilalim, sir. Or matigas na takip. Kasi ganun din yan ang sultan yan, eh. Naglagay sila ng malaking bato sa ilalim. Harang, ibig sabihin, flat. Or mga nakakamadang bato. Hindi rin magkalayo kung naglagay sila ng simento na pinatigas para maging harang. Ayan ang mga ibig sabihin sa sign mong ito. May letter C pa nga, oh. Under pa rin. May arrowhead. Butas. Pero kung ganito ang mga pagka-okay to, ganyan at ganyan, sure bull yan na may cave or cueva sa baba. Mga ganyan. Pero ito sa'yo isa lang. Nagpapasunod pa ito papunta sa ilalim. Pointing down. Dito naman tayo sa kabila. Nako, nasa tubig pa rin. Kasi pag ganitong klaseng engraving, bantayanan, mga katits. Ganyan. Mga ganyang klaseng engraving. Nasa tubig ang tinutukoy niyang chamber or cave na yan. At may daanan sa ibabaw. Daanan ito. Open cave ata ito or may harang lang sa ilalim na manipis. Kailangan ninyong maabot, sir. At dito tayo, ayun ang mga sign na halos pareha-pareho. Ayan, mga butas na nagpapasunod yan, sir. Kung saan nakatingin, bantayanan. Dito naman, mga heart sign.
entrance deposit sign. Ito naman, pointing treasure, location ng treasure, deposit sign. Ayan, takip. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment natin, sana nabigyan natin ng gabay ang isang kasamahan natin para makuha niya ang target sa area niya. Ang payong kaibigan ko, sir, mag-down lang kayo. Sundan ang mga sign sa ilalim. Target simula sa 12 feet. Nako, hindi ko naman perfect talaga na makakalkula base sa mga sign na kasunod sa ilalim. Pero payong kaibigan ko, nasa 12 feet kayo, magdagdag muna kayo ng kahit mga 10 feet. Ganun pa man, matubig, tiisin lang talaga kung kaya. 22 feet under ang target natin. Yan ang payong kaibigan ko, or yan ang partial deepness na target base dito sa mga sign mong ito. Ayan mga ka-TH, kung susundin natin ang mga sign. Okay, ulitin ko ulit. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-TH.